pag-uusapan natin ngayon kung ano-ano ang requirements na kailangan sa pagkuha ng new Philippine passport. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon itong Philippine passport, kung balak nyo pong kumuha ng bagong passport dito sa Pilipinas. And of course, this Philippine passport ay magagamit natin ito kung tayo ay magta-travel or magta-trabaho abroad, dahil isa ito sa kinakailangan na dokumento para tayo ay magiging isang legal na manlalakbay sa ibayong dagat. Pero atin pong pag-uusapan ang mga requirements kung ano po ba ang latest na kailangan ngayong 2024 sa pagkuha ng Philippine passport, para hindi po kayo malito mga vlogs. Dahil noon kasi marami talaga ang mga dokumento, mga supporting documents, maraming IDs ang hinihingi at kailangan nating i-provide. Pero ngayon, 2024 na po, ay mas pinababa, mas pinakonte na lang yung requirements na atin pong i-comply mga ka-vlogs. Pero bago po natin pag-uusapan ang mga requirements na yan, ay kung nais nyo pong sumuporta dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. At sa mga nais naman po na maging miyembro dito sa aking channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating join button. Ayan, mamili lamang po kayo ng mga perks na nais nyo mga ka-vlogs. So balik tayo dito sa mga requirements ngayong 2024. Pinaka-latest ito mga ka-vlogs ha, na requirements for Philippine passport. And uniform lamang po ito from Luzon to Mindanao, kasi si DFA ay centralized lamang yung kanilang sistema. So kung ano po yung requirements sa Luzon, yun pa rin po hanggang Mindanao. So unang-una po ay kailangan po natin ng ating original birth certificate. So original po na birth certificate ang hinihingi ni DFA once tayo kukuha or mag-apply ng ating Philippine passport. Kaya yung inyong birth certificate na original, bago po kayo magpunta kay DFA sa araw ng inyong appearance, ay magpotocopy kayo ng marami para at least meron kayong kopya, kasi original po yung kukunin ni DFA. Hindi na po yun ibabalik mga ka-vlogs. So hindi po nila ina-allow yung photocopy na ibibigay. So original talaga. So yun po, birth certificate nyo. And take note lamang mga ka-vlogs, sa birth certificate nyo dapat nakikita nyo or chine-check nyo ang mga personal informations nyo, yung mga details. Dapat magko-consite po siya, tama po yung spelling, tama po yung birthday nyo, tama po yung kasarian nyo, no? Tama po yung apelyedo, yung mga spelling, no? Kasi importante yun, kasi kung kahit isang litra lang po yung meron pong mali sa birth certificate nyo na hindi magko-consign doon sa ID nyo, no, hindi magkakapariho, ay magkakaproblema po kayo, no, dahil makikita talaga yan ang sistema ni DFA. So dapat i-check nyo talaga yung mga detalye sa birth certificate nyo kung tama po. Okay, so birth certificate, unang requirements. Pangalawa po ay valid ID. Noon po, kailangan nating mag-present ng dalawang principal ID, no, mga principal government issued ID. So mahirap kasi siya, no, noon mahirap talaga kasi kailangan natin mag-provide ng dalawang primary ID talaga. So ngayon po 2024 ay isa na lang po yung kailangan, isa na lang po yung tinatanggap ni DFA, no, at least one primary government issued IDs mga ka-vlogs. So ang IDs naman ito, pag sinasabi nating primary ID, so ito po yung driver's license, no, postal ID, kasi lang suspended si postal ID. Then si SSS ID, ayan, sa mga merong SSS ID, pero kung balak niyo kumuha ng SSS ID ngayon,
ay hindi kayo makakuha kasi suspended din si SSSID katulad ni postal ID. No? So, then, kabilang sa primary ID is the PRC license. No? Sa mga meron pong lisensya sa PRC. Yung mga Siemens book, mga ka-vlogs, no? Primary IDs yan. And then, kabilang din sa primary ID, yung ating pilot license, kung isa po tayong piloto, yan. So, yun po yung mga primary IDs, mga ka-vlogs. So, hindi po siya tinatanggap. Ito yung tandaan nyo, mga ka-vlogs. Kasi, paulit-ulit na merong nagtatanong sa atin, no? Kung tinatanggap ba daw si Teen ID, si PhilHealth ID, si Pag-ibig ID, si NBI Clearance, no? Hindi po yan ina-accept as primary ID ni DFA ngayong 2024. Kasi secondary ID lang yan, mga ka-vlogs. So, hindi po talaga accepted yung Teen, PhilHealth, Pag-ibig, NBI Clearance. Kasi mga supporting documents lamang po yan, no? Secondary IDs. So, si NBI Clearance po ay supporting documents lang din po yan. So, yun po yung, actually, yun lang naman po yung major or main requirements. Dalawa lamang po kung tayo ay kukuha ng ating bagong Philippine passport. Pag sinasabi po natin new passport, ay first time nyo pa lang kukuha ng passport, no? Wala pa kayong record kay DFA. So, yun po yung, ito po kasi yung dinidiscuss natin ngayon. So, sa mga nagtatanong po na kailangan pa ba ng NBI clearance? Well, actually, pwede nang walang NBI clearance, mga ka-vlogs. Pero kung meron naman po kayo, no, mas okay po yun, no? Much better po na dalhin nyo na lang po kung meron man kayong NBI clearance as supporting documents. So, hindi na po kailangan yung mga school TOR, yung mga diploma, mga baptismal certificate, no? Hindi na po. Only birth certificate and one government issued ID and then NBI clearance kung kailangan lang naman, no? Optional lang naman po yan, mga kamlang. So, yun lang po, no? Para naman po sa mga minors, no? Yung mga minor de edad natin na mga applicant, na new applicants, no? Ay kailangan nyo po ng school ID. Yung school ID is dapat valid for the semester or valid for the school year. Well, sa mga walang school ID ay yung certificate of enrollment na signed by the principal or the school registrar, and then dapat meron po siyang tatak ng nakasilyo po siya sa school, and then school seal, and then dapat meron kayong picture sa right side na part, no, sa taas na part, mga ka-vlogs. So, yun po yung certificate of enrollment. Pero sa mga hindi pa nag-aaral, yung mga below 7 years old, ay birth certificate lamang po yung kailangan, no? Yung mga hindi pa nag-aaral. Sa mga nag-aaral, ayan, certificate of enrollment or school ID and then birth certificate. And then kailangan samahan talaga kayo ng adult, no? It's either your parent or any guardian, authorized representative na sasama sa inyo, no? Yung hindi minor de edad, kasi kailangan po yan, mga ka-vlogs. So, sa mga below 7 years old, no? 7 years old and below, pwede kayo mag-walk-in, no? Pwede kayo mag-walk-in, kukuha ng Philippine passport. No need na ng appointment, no? Confirmed appointment schedule. Pero take note, dapat yung sasama sa inyo na adult ay kukuha din ng Philippine passport niya, mga ka-vlogs. No, in case naman po sa mga guardian, no, yung mga sasama sa minor, hindi yung parents nila kasi yung parents nasa abroad or busy, no? Tapos ang sasama sa minor is yung lolo, lola, ate, kuya, or kamag-anak or any guardian, mga ka-vlogs, no? Ayan, kailangan po ng special power of attorney executed po ng parents, no? Kung nasa abroad, ay dapat in-execute ito sa abroad, mga ka-vlogs. And then, isa-scan lang yung copy sa inyo. Tapos, isa yun sa hahanapin kasi ni DFA, the SPA or the
special power of attorney. And then, guardianship certificate issued by the family court. Actually, the guardianship certificate ay makukuha po ito sa Hall of Justice. No? Libre lamang po ito kasi mga ka-vlogs, kung kukuha kayo sa public attorney's office or the law office, Hall of Justice. Pero kung kukuha kayo nito sa mga private law firm, ayan, meron po yung bayad. I think nasa 200 pesos. So, kailangan din po ng ID ng guardian, no? One valid primary ID, mga ka-vlogs. So, yun lang naman po, mga ka-vlogs, no? Ang requirements. Kasi requirements lamang yung pag-uusapan natin ngayon, no? Dahil marami kasi ang nalilito kung ano-ano yung mga requirements na kailangan dalhin, no? Matagal din tayong hindi naka-update ng mga latest requirements for Philippine passport, no? Matagal akong hindi nakabigay sa inyo ng tutorial video, no? Ng guide regarding the Philippine passport. So ngayon, ginagawa ko ito dahil maraming nagtatanong sa ating Facebook page, sa mga comment section sa ating video. So, for adult, no? Recap muna tayo. For adult, dalawa lang po, birth certificate and your one primary ID. No, para sa minor, school ID. Kung walang school ID, certificate of enrollment. Kung hindi parent yung sasama sa minor, kailangan ng SPA or the special power of attorney and guardianship certificate, no? Yun po yung mga kakailanganin, mga ka-vlogs. So, kung nagustuhan niyo po ang video na to at natulungan kayo, paki-like naman. And then sa next video natin ay i-discuss natin yung proseso paano tayo mag set ng appointment, paano tayo ano yung gagawin natin during the personal appearance at magkano ang bayan. So next na po yan, mga ka-vlogs, para hindi masyadong mahaba yung video natin ngayon. Sana naging gabay ang video na to, kahit pa paano nabigyan tayo ng idea, bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay nyo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron kang mga katanungan, ay maaari nyo i-commento sa comment section na nasa baba. And paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at Lahat, Totoo Lamang.